What's up, guys? Ito na naman po ang inyong kusinerang inhinyera, Jenny Agustin Silvestrea. And welcome to my channel! Hi, guys! Isa na namang tipid ulam recipe ang gagawin natin ngayong araw na ito. Pero, magugulat ka sa sarap. Ito na nga gamit ang aking cute na pink na saucepan na ilalagay ko lamang sa aking induction cooker. Nagpakulo lang ako ng tubig pagkatapos ihulo ko ng aking mga itlog. Para sa mga naghanap ng link ng ating lutuan at panluto, pinupost ko po yan sa aking Facebook page. Jane Agustin Silvestre and Mrs. Jazz J.A.S. Best Budol. Oh my God. From time to time, meron din tayong paayuda dyan, pa-premyo. Kaya naman, follow nyo na ako, guys. Hugas na ba yung talong mo, babe? Malinis na. Ayun, at dahil nalinis na nga daw mabuti ang talong ni Kelvin, talong talaga niya yun. Kaya naman hihiwain natin ang maninipis lang, pabilog-bilog. Pero kayo, kung anong gusto nyong shape ng paghiwa, bahala kayo. Dalawang talong lang itong gamit ko, pinabili ko sa aking asawa kanina. At salamat naman dahil walang mga nakatira sa loob. Niligay ko lamang sa bowl, pagkatapos niligyan ko ng asin at paminta para medyo magkalasa na siya. Ayan, haluin ko sana ng kutsara pero nagbago ang aking isip, kamay na lang pala dahil kami rin naman ang kakain ito at malinis naman ang aking kamay. Binuksan ko na din itong aking cheese na nakalagay sa ref para madaling gadgarin mamaya. Pero kung wala kayong cheese, don't worry, optional lang naman, masarap pa din siya, promise. Bawang 1 2 3 4 5 dagdagan pa ng isa para 6. Wala lang. Tapos hiniwa ko lang ng maliliit. Naghiwa na din ako nitong isang pulang sibuyas. Kung puti lang ang meron kayo, pwede na yan. Inislice-slice ko lang. Hindi ko na chinap-chop kasi nakakapagod. Charot. At ito na nga yung nilagang itlog. Pinalamig ko lang muna para madaling balatan. Ayun, masaya naman ako dahil yung nabasag kanina habang nilalaga, eh buo pa rin naman. Hindi ko na sana hihiwain pero naisip ko pamparami rin naman. Nilagyan ko na din ng asin at paminta kasi mamaya ipiprito natin yan. Hindi ko ilulubog sa harina dahil baka kwek-kwek o tukneneng na ang kalabasan. Induction cooker pa rin ang gamit ko dahil nga ang mahal na ng gasol ngayon. Pagkatapos, prinito ko na yung mga hiniwa-hiwang itlog. Gumagamit ako ng kalasag dahil nagtatalamsikan sila. Pwede mong hinaan ang apoy kapag bibilingin mo para hindi ka matalamsikan. Nagtataka ka bakit ko pa rin ito yung nilagang itlog? Isipin mo nilagang manok tapos ifa-fried chicken mo, parang ganun lang yun. At mas masarap po siya, kaya naman try nyo na and comment down below kung anong lasa. Pagkaprito ng mga itlog, binawasan ko yung mantika para hindi masyadong matalamsik. Pagkatapos, ipiprito ko naman yung mga talong. Dahil sumisipsip ng mantika yung talong, kaya naman yung pinagpritohan ko kanina ng itlog, paunti-unti ko ding nilalagay pag naubos yung mantika. Pero hindi naman masyadong marami dahil maluluto pa rin siya dahil non-stick pan ang gamit natin. Nagisa na ako ng bawang at sibuyas. Dahon ng laurel or bay leaves. Uy, sa 2023 pa may expired ice yan. Maglalagay lamang ako ng mga 2 to 3 na dahon. Naglagay na rin ako ng paminta pampalasa, konting asukal at patis. Hinalo-halo ng bahagya, pagkatapos maglalagay na ako ng toyo. Yung toyong nakakain at hindi yung toyong inuugali. Charot. Sinimot ko na rin tong oyster sauce sa lalagyan. Para sa exact measurement at kumpletong sangkap, pinopost ko po yan at the end of every video at sa description box below. Maglalagay rin ako ng konting tubig, mga 4 tablespoon or 1/4 cup. Mainit yung nilagay ko para mainit na siya. Pero kung wala, pwede namang mula sa gripo lang. Maglalagay rin ako ng konting suka. Ang gagamitin ko itong rice brown vinegar. Pero kung wala kayo, pwede yung ordinaryong suka lang. Hinayaan ko lang kumulo pagkatapos tinanggal ko yung mga dahon ng laurel. Maglalagay na rin ako ng isang maliit na pakete ng pineapple tidbits. Huwag niyo kalimutang isama yung juice, guys, para mas masarap yung ating sauce. Hinalo-halo, pinakuluan pagkatapos tinikman ko na para ma-adjust ko pa yung lasa. Mag-ingat kayo dahil masakit mapaso. Ayan, nilagay ko na yung mga talong. Pagkatapos, inilagay ko na rin yung itlog. I-assemble niyo para mas magandang tingnan. Pwede na tayong huminto dito, guys. Tinikman ko yung sauce at napakasarap, kaya nga iniisip ko kung ilalagay ko ba yung cheese. Pero dahil nga nahubaran ko na yung cheese, ilalagay ko na. Ginadgad ko na nga yung cheese, pagkatapos yung kalahati nilagay ko sa ref para sa ibang recipe naman. Dyan na lang. Ayan, pictorial muna para naman may pang post sa Insta. Ayan, dahil dyan, magtitikiman na. Ayan, ito pala ang ating golden spoon and fork. Nabili natin sa shop. Ayan, ulam muna. Yung egg lang muna. Tapos may cheese. Tapos may pineapple. Tapos may talong. O, diba? Yung egg lang muna daw, pero lahat kinuha na. Ayan, perfect bite, guys. Okay, excited na ako. Mmm! Sarap. Mmm, sarap ng sauce natin, guys. Sarap! O, diba? Wala tayong chicken, wala tayong pork. Kaya naman, comment down below pag na-try nyo na to. Tapos, bigyan nyo sa akin ng inyong mga feedback. Try nyo na, guys. Ang sarap.
Yan, no meat recipe, tipid ulam recipe. Hmm. Shoutout po sa aking sister na si Jasmine Santos Agustin. Subscribe na kayo guys sa kanyang YouTube channel na talaga namang nakaka-enjoy at nakakaaliw. Again, maraming salamat po sa inyong lahat. Sana po inyong nagustuhan ng ating vlog for today. Please don't forget to like and share this video. Kita-kits ulit sa susunod. Stay safe and God bless us all. Bye! When I wake up, I feel cozy, yeah. Can you hold up?